Nagsalita na rin ang ilang mambabata sa nasampahan din ang reklamong plunder kaugnay ng pork barrels ka. Giit ni dating Benguet Representative Samuel Dangwa, hindi nila trabaho na busisiin kung peke o lehitimo ang NGO na tatanggap ng kanilang PDAF. Trabaho daw ito ng implementing agency na siyang dapat daw sumagot sa mga question ngayon sa pork barrel. Bagamat hindi niya pinapatotohanan ang mga dokumentong hawak ng ombudsman, sinabi ni Dangwa na handa niyang harapin ang kasong isinampalaban sa kanya. Nagulat naman daw si Cagayan de Oro Representative Constantino Haraula na napasama siya sa mga inireklamo ng plunder. Pinadaan daw niya sa Technology Resource Corporation o TRC ang bahagi ng kanyang PDAF. Ito na rin daw ang tumukoy sa NGO na mabibigyan ng pondo. Naniniwala rin siyang pineke ang kanyang pirma sa ilang dokumentong hawak ngayon ng mga otoridad. Sinusubukan pa rin namin kunan ng pahiya sina dating Masbate Representative at ngayon Masbate Governor Rizalina Sechon Lanmiete, dating APEC Party List Representative Edgar Valdez, dating Agusan del Sur Representative Rodolfo Plaza at iba pang kongresista na kasama sa mga nasampahan ng reklamo sa Ombudsman.